Today mga katipsy, simple lang ang dish natin. At nakita ko sa comment section may nagre-request ng ASMR daw na cooking. Okay, so susubukan natin yan today para medyo maiba naman. Kaya magluluto tayo ng ASMR style o yung walang nagsasalita. At ang iluluto natin ay simpleng-simpleng adobong paan ng manok. Kasi medyo namiss natin yung paan ng manok. Pero kahit ASMR yan, gagawin pa rin natin ang madalian yan. Pero nakakatakam because cooking doesn't have to be hard. It just have to be delicious. Let's go! Tipsy, luto na tong adobong paan ng manok natin. Tara, kain tayo. Boom! Ayun mga Tipsy, simpleng-simple lang ang dish natin today. Okay. Kahit sino kayang gawin to? Correct. Isa sa pinaka-paborito ng mga Pilipino. Correct. Dyan. Na hindi kinakain ng mga Amerikano. Correct. Paano naman? Correct. Minanicure naman. Yeah. Ay, lalo na yung ano, inihaw. Nilinis naman. Yeah, inihaw na. Inihaw na ganyan? Oo. Really? Yun ang masarap.
Anyway, huwag natin patupik-tumpik pa. Tirahin na natin ito mga katipsi. Simpleng-simpleng adobo ng malok. Adobong pa ng malok. Tara! Kain tayo. May ubo kasi si Madir. Kaya medyo ganyan yung kanyang itsura. Kung nakikita nyo. May itsura ko. Yung boses. Yung boses parang... Sabi niya itsura, di ba? Husky. Tsaka itsura, oh. Parang hindi ka katulog na maayos. Bedroom voice niya daw, di ba? Oh, bedroom voice ko tawag niya. Ayun, lambot na pagkakaluto natin mga tipsy. But, eto. Alam ko ginawa na natin ito noong nakaraan mga katipsy, pero ibang version. Ito, yung ginawa natin ngayon. Ito yung parang. Kasama sa MTV. Ito, ito yung original version ng adobo. Ganito talaga mag-adobo. Walang pasikot-sikot. Simpleng-simple. Drama-drama. Walang arte-arte. Tikman na natin ito. Kakamayin ko ito. Nakakamay ito eh. Kaya tayo mga katipsy. Sarap din eh. Ito talaga finger foods. Yeah, okay. Makamay talaga ito. Mm-hmm. Iba, dinidibon pa ito. Tsatsaga eh. Mm-hmm. Tagal nun. Hindi pwedeng dinidorin ito. Yan, yeah, parang. Oh. Tamang-tama yung asim. Tamang-tama yung alat. Adobo-adobo lang. Minsan kasi pa nag-adobo ako mga tips. Sinalamihan ko sa baw. Mm-hmm. Pero siyempre, minsan masarap din parang pinatuyo na ganito. Ang adobo kasi mga katipsi, tulad yung sinabi ko dati sa version natin ng adobo ng baboy. Mm-hmm. Ano kasi yan, may hindi naman recipe yan eh. Process adobo? Ng pag, yeah, ang adobo, process yan ng pag-preserve ng food. Kasi noon, nung mga unang panahon, wala pang refrigerator. Mm-hmm. Refrigerator. Mm-hmm. Kaya lagyan nila ng asin at suka. Yung mga baboy, tapos nilalagyan nila kung saan. Para, yeah, para hindi mabulok. Hindi masira. Oo, suka eh. Yeah, tapos nung nagkaroon na ng mga palakal sa from China, napakilala ng China yung toyo na pampaalat. Kaya naging mas ginamit na ng mga Pilipino yung toyo. Yung pagkakaalam ko sa akin panaliksik ah. Si pero, ano, si Janice de Belen, puti sa kanya patis. Hindi toyo. Adobong puti. Mm-hmm. Patis ang ginagamit. Adobong puti naman. Ang adobong puti, para sa akin yun ang original na adobo. At yun yeah. Sabi niya. Kasi wala namang toyo sa Pilipino. Ang may toyo lang yung mga babae. Dumating nga yung China, pina-introduce nila yung soy sauce. Doon pa lang nagkaroon ng, kaya naging toyo yung adobo. Pero noon, ang ginagawa talaga nila suka lang. Tsaka asin, mga palat. Kaya adobong puti. Ang tawag niya adobong puti kasi walang kulay. At yan lang, tipsy tata. Eh mga tipsy ito, mabilisan lang. Kung gusto nyo, try nyo. Pilipinas kasi isa sa pinakamurang ano eh. Dish, di ba mga tipsy? Anyway, habang kumakain tayo, meron akong tanong. Kasi may trend din ngayon. Mm. Ewan ko, napapanood mo yung about sa Sing Sing na mura. $22.99. Anong dami doon? Binigyan niya, parang nag-propose yata siya or something. Tapos, ang halaga ng Sing Sing na binigyan niya is $2.99. I don't know, siguro wala siyang pera or something or I don't know, hindi ko alam yung reason. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, okay si lang ano, ba? Na, si Vice ganda nga. Ang Sing Sing niya na original, inilagay ni Ayon sa Las Vegas, $5 lang ha. Okay, madrama sila sa buhay. Hindi. Kahit afford nila. Hindi, kasi that time, yung wala nang oras na kayayaan, tara, anuhin na natin. Oo, yung ganun, oo. Pero binilan din niya naman siya ng mga ganito, di ba? Hindi, itong sinasabi ko sa iyo, ma, talagang $2.99 lang talaga. Okay lang yun, Diyos ko. Okay. Para lang magkaroon ka ng pagkatunayan na kayo ay mag-asawa. Who cares about the price? Okay. May problema ka ba doon? Oo. Bakit? Sa akin naman, opinion ko lang ito ah. Siyempre mahati naman ang opinion dyan. Para sa akin kasi, yung mga ganun bagay, pinaghandaan nyo. Hindi ko para sa akin, hindi mo naman kailangan bumili ng 50,000, 20,000, 10,000 kung wala kang pera. Huwag naman $2.99 ma. Mahal pa isang case na Red Horse eh. Ano ba yung 2,000 pesos na sing-sing? Ang tagal nyo mag-showta, hindi ko ba naman nakapag-ipo piso isang araw para sing-sing? Puro nga, wala silang pera eh. Mm-hmm. Kaya gusto lang mag-trending. Yung mga mahihirap sa Pilipinas. Bago lang nila mag-trending. Sabi ng iba, gano'n. Mm-hmm. Pero hindi, totoo daw, ewan ko. Pero, ang ano nga doon. Kasi nga gusto nila mag-trending sila. Hmm. Pero ang ano ko nga doon, halimbawa nga gano'n. Gano'n lang yung binigay sa babae talaga. Halimbawa sa totoong buhay talaga. Ay, hindi gano'n. Siguro, hindi kasi ako maalahas. Ang gano'n. Di ba yung mga pagbibigyan? Sa opinion mo. Ang gano'n mga pagbibigyan ang kapatid mo ng dad mo. Siguro, depende rin sa tao, no? Diyan lang eh. Ito, wedding ring lang. Hindi ko nga napapartneran nung kapartner niya, di ba? Para sa akin kasi, ang mga karamihan sa babaeng Pilipina, hindi naman materialistic eh. Diba? Pero ang point ko doon, bilang lalaki, para sa akin lang to ha, bilang lalaki, parang may, ano ba naman yung, di ba, parang pinaghandaan mo?
na gusto ko siya mabigyan na kahit pa paano, medyo maganda-ganda namang singsing. Huwag naman yung 299 pesos na parang pinili mo lang sa palengke na. Pag ibaksak, baka potol na yun. Hindi, yun yung ano, nilagay mong coins doon sa machine. Tapos pag lumayon yung surprise, at pagka lumabas singsing. Para sa akin kasi ang daming time. Diba? Dapat nag-ipon ka, nag-isip ka, diba? Naiintindihan ko kung walang-wala talaga kayo, ha? As in, walang-wala ka talaga. Pero kung may trabaho ka naman, di mo man lang pinagandaan, di ba? Marami akong kilala sa Pilipinas ang mga kinakasal sila. Uh-huh. Halos lahat sila gold. Yung murang gold lang, gold-plated na afford nila. Mahihirap yung mga yun, ha? Kasi pinagandaan talaga nila yung singsing nila sa kasal. Symbol yun, sige. Ano ba talagang klaseng singsing itong 299 o 300 pesos yan, eh? Yung 2,000 pesos sa singsing, 3,000, maganda rin yun. Diba? Ganda rin yun. May gold na 2,000, 3,000, eh. Ano nga kasi tsura? Hindi ko alam. Bakit 290 na ngayon? Gusto na lang siguro ka mag-trending na. Guru. Kasi bilang lalaki, hindi ako magbibigay ng 290. Bakit nakarating sa ano? Ayaw ng babae? Hindi. Gusto na. Okay lang sa babae. Yata, parang ganun. O bakit nga ano nangyari? Sino? Ano problema? Hindi. Wala nga problema. Ang nang problema yung umattend. Yung mga bisita. Hindi. Parang napag-uusapan lang. Parang hati yung opinion ng social media. Mm-hmm. Parang ikaw, para sa'yo okay lang. Para sa akin, hindi okay yun. Bilang lalaki, ha? Mm-hmm. I mean, okay naman sa akin yun kung talagang walang-wala kayo. Eh, kayo, ho? Pero bakit kayo magpapakasal if you have nothing? Yeah, start that's with, my point. Diba? Mm-hmm. Yeah, dapat, hindi, pwede naman, di ba yung mga nasa West lang, ganun. Okay lang naman yun kung walang-wala talaga. Pero para sa akin, kung may trabaho ka naman, kung may kita ka, ba naman yung pag-ipunan mo naman, di ba? Nung taon mo pag-ipunan, siguro naman makakabuhan ng 2,000 pesos, 3,000 pesos sa singsing. Huwag naman 299. Ang point ko dun yung sobrang cheap na price, ha? Hindi yung pagiging materialistic. Mayroon namang magandang singsing na hindi naman 299 pesos. Ano yung laruan? Kayo mga ka-TPC, anong opinion nyo dun? Okay lang ba na, halimbawa kayo, kakasal kayo, engagement ring, for example, bibigyan kayo halagang 200 pesos, 300 pesos na halaga. Lalaki tsaka babae, ha? Ako kasi yung opinion ko hindi sa babae, kasi babae, alam ko, marami sa Pilipina, halos lahat ng Pilipina, lalo materialistic. Lalo na, na mahal nila yung lalaki. Oo, wala silang pakialam ko kahit anong price ang ibigay mo sa kanila, eh. Yung opinion ko, yung side ko is, sa side ng lalaki, na hindi naman porket, hindi naghihingi. Bibigyan mo naman ng wala namang, di ba? Wala namang ka-value-value na. Yun ang point ko, ha? Hindi sa pagiging ano, ha? Pero kung may trabaho ka, ano ba naman mag-ipon ka? 5 piso isang araw, di ba? Magkasal yun, 5 years from now. Hindi ka ba, hindi mo ba na naisip na bibigyan mo siya ng singsing? Nakaipon ka man lang sana kahit halagang 2,000 o 3,000 pesos. Huwag naman yung mahal pa isang case na Red Horse. Meron niyang nag-propose na wala siyang singsing, eh. Paano siya? Diba? Pero gusto lang niyang makasiguro. Para sa akin kasi pag ganun, parang hindi mo ba pinaghandaan? Hindi mo pinag-isipan? Di, parang wala, hindi mo inisip yung future na mangyayari yun? Di ba? Para sa akin wala kasi biglaan, eh. Pagdating sa mga ganyan, kasal-kasal, hindi yan biglaan, eh. Pinaghahandaan yan, eh. So dapat paghahandaan mo rin yung mga bagay na ibibigay mo sa babae, di ba? Kasi yung simpleng singsing lang, hindi mo man napaghandaan. Di ba? Tapos sasabihin mo, bibigyan na lang kita ng magandang kasal sa simbahan. After nun, paano yung mga future nyo pa? Education ng mga anak nyo, yung someday nyo, di ba? Kaya nga siguro ganun ang ginawa nila. Instead na bumili sila ng mamahaling singsing, habi nila, pagkakalang natin, Huwag naman 299, ma. 2,000, 3,000, maganda gold na yun, eh. Eh, malaki rin yung 3,000. Yung sinasabi ko, baka hindi mo kasi pinag-ipisipan, hindi mo pinag-ipunan. Opinion ko lang nun, ha? Iba-iba naman kasi yung opinion natin. Ano lang naman? Share ko lang. Anyway, kaya mga team si, kung ano yung komento nyo or kung ano yung masasabi nyo tungkol dyan sa trending issue na ganyan. Pag-usapan na nag-chika natin today. Hindi ko gaano nahalukay yan, ha? Hindi nahalukay ni Mama. Ano pero to, na, into si Madir sa mga ABS-CBN showbiz. Dumaan siya sa, ano eh, dumaan yeah, sa... Yeah. Nagkita ko lang din kasi, kaya napag-comment din ako. Ay, hindi ko siya kilinik. Eh, yung sinasabi namin dito mga sa sarili lang namin opinion, ha? Siyempre, hindi naman to yung sinasabi namin na dapat natin gawin or something. Kanya-kanya naman tayong struggle sa buhay, pinagandaanan, di ba? Eh, ngayon sa akin, sabi ng lalaki lang, siguro ganun. Paghandaan mo rin, pag-ipunan mo rin. Hindi mo naman kailangang bumili ng sobrang mahal, di ba? Kasi sabi nyo nga. Lagay mo naman sa tama. Eh, mga katipsi, ang ganito lang yung video natin, ha? Sana nagustuhan nyo kahit simpleng-simpleng pa tayo lang ang YouTube natin today. At kung yung hindi pa ko nakasubscribe dyan, please, i-click nyo yung subscribe button. Tapos, ilin nyo rin yung bell para update kayo sa food and good vibes natin. Mayroon tayong maiksing bonus clip sa dulo, mga katipsi. Panorin nyo para kasama na rin namin sa video. And always remember, stay tipsy lang. Salud! Ay mga katipsi, today meron tayong pupuntahang birthday, mga ika-birthday tayo. Kasi birthday ng isang pinakamagandang babae sa balat ng lupa na kapatid ni Madir, ma. Sino may birthday mo? Auntie Diva! Okay, puntahan natin. Tapos may mga gifts tayo dito, mamahaling gifts.
Ika ka talaga ng $10 below. At nandito tayo sa Max Restaurant. Yan o, Cuisine of the Philippines. Tara, pasok tayo. Let's go. At ito na nga ang birthday girl natin, mga kalipsi. And that's the leading man. Happy birthday, Anna. Tawa ka lang. On this video, 64. Flying. Proud ng everybody in 64. Yeah, that's really so pretty. Look at my hair. Kinakamiss din tong Max Restaurant, kaya order tayo. Ayun, mga season 4 dyan. Uy, batok. That's Junior's order. Crispy pata. What is it, Junior? Crispy pata. Yan ang birthday girl natin. I remember that in the Okinawa. Yan ang Pinoy mga katipsi. Pansip na nalagay pa sa kanin. Did you get a Philippine hat there? There you go. Supported niya. Right there. Papayan niya. No? Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ilang taon na to? Doesn't that look like the Christmas bag that you gave her? That's the bag you gave me. Ay, yun it's still good though. That's the bag that you gave me. Hindi pala yung bag mo na binigay ni auntie ni mama. Is it a beanie? Pajamas. My horoscope? My horse told me to stay in bed. Thank you, Junior. Yeah? PJ. But how come everyone has to bingo? And all I ever use. You want to know what I have? From who? Siempre. And Jack? No, it's a hangover from Santa Claus. Jewelry. That man from PJ. I told you, mom, she's big. But buko pandan. Thank you. I forgot to put. Oh, thank you. It's a hug from you. Oh yeah. Oh. Hug for you, my forever hug for you. Oh. Symbol. I know this is a hug. You like a hugging? Yeah, hugging. Hi, Macy's. Gano to die. Yeah, may isa pa. Oh, pera yan ah. Oh, $5,000 yun nanta. Sabi ng mama mo. Ay! Oh. I glad you do. I like what you have. Special ad for your birthday. I just wanna thank everybody. The sponsors. Thank you for your sponsors. Thank you guys for coming. For my manager. Thank you for coming. I feel so special. Your present is more than enough. Yeah. Thank you for all my detractors. My bashers, my supporters. My bashers, the netizens. How are you guys? Thank you. Thanks for Viva Films, for Star Cinema, and Showtime Family. Kay Derek. Sana dumami pa ang birthday mo. Ay, naku, Diyos mio, I'm scared. 64, big 64. Thank you.